Ang mga bulkan ay talaga namang kamangha-mangha at may angking kagandahan. Subalit, sa kagandahan ito ay may nagkukubling panganib. Kamakailan lamang ay ating nasaksihan ang pagsabog ng bulkan Taal sa Batangas at nagdulot ng malaking pinsala sa ating mga kababayan. Ang mga bayan doon ay nabalutan ng makapal na abo na ibinugahan ng bulkan Taal. Maraming mga hayop ang namatay at napinsalang mga pananim. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakadelikadong bulkan sa buong mundo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at mahilig ka sa ganitong kwento, ay pakiclick mo na ang subscribe button at ang ating bell icon para lagi kang updated sa bagong videos na i-upload ko. At kung meron kang nais ipakwento o ipasaliksik, mag-iwan ka lang ng comment sa ating comment section. Maraming salamat kaibigan. At hayaan niyo akong talakayin ang lima sa pinakamapaminsalang bulkan sa kasaysayan ng mundo. Simulan na natin. Number 5, Mount Pili. Ito ay mga tatagpuan sa isla ng Martinique sa Caribbean. May 8, 1902 nang sumabog ang Mount Pili at sinira ang buong nasasakupan nito at kumitil ng 30,000 katao sa unang araw pa lamang. Sinira ng bulkan ang buong siyudad ng Saint-Pierre na may natira lamang na 2 survivor. Umabot sa 30,000 katao ang namatay sa pagputok ng Mount Pili noong 1902. Sapagkat ang gobernador ay tumanggi na lumikas ang mamamayan nito hanggat hindi natatapos ang araw ng halalan. Nag-aalala ang pamahalan tungkol sa isang posibleng tagumpay ng kalaban sa politika, kaya hindi nila hinayaang umalis o lumikas ang mga tao hanggat hindi natatapos ang halalan noong Mayo 11 sa kanilang lugar. Number 4, Mount Krakatoa. Ang pagputok ng Mount Krakatoa noong August 1883 ay isa sa pinakanakamamatay na pagsabog sa modernong panahon. Tinataya na may 36,000 tao ang namatay. Karamihang namatay dito ay dahil sa thermal injury mula sa pagsabog. At ang iba naman ay dahil sa tsunami na nilikha ng pagyanig. Dahil ang Mount Krakatoa ay nasa isla. Kasunod ng pag-uho ng bulkan below sea level, naapektuhan rin ng pagsabog ang klima sa buong mundo. Simula 1883 hanggang 1888, ang Mount Krakatoa ay matatagpuan sa pagitan ng Java at Sumatra. At ito ay part ng Indonesian Island Arc. Number 3, Mount Tambora. Ang Mount Tambora ay isa sa active volcano na makikita sa isla ng Sumbawa sa Indonesia. Pumutok ito noong 1815. Isa ito sa pinakamalakas na pagsabog sa history ng sangkatauhan. 90,000 katao ang nasawi sa pagsabog na ito. At sinasabing ang lakas ng pagsabog nito ay 10 beses na ulit na ikukumpara sa Mount Krakatoa. Naapektuhan din ito ang kalikasan at binalot ng kadiliman ng buong Southeast Asia at tinawag itong Year Without Summer. Number 2, Huayna-Putina. Matatagpuan ito sa southern region ng Peru. Ito ang may pinakamalawak na crater. February 19, 1600. Ito ang pinakamalawak na pagsabog sa South America na sumusukat ng 30 kilometers. February 15 pa lamang nararamdaman na ng mga panakanakang pagyanig hanggang palakas ng palakas. Umabot ang aspal nito mula 250 hanggang 500 kilometers. Tinatayang 1,500 tao ang namatay. Nagdulot din ito ng global impact at pagbabago ng klima sa ating mundo.
at ang ating number 1 ay ang Mount Laki sa Iceland. Taong 1783 nang pumutok ang Mount Laki sa Iceland. Ito ang pinakamalaking eruption sa kasaysayan. Minalot ng makapal na buong kalangitan at nabalot ng kadiliman ng buong Europa sa loob ng isang taon. Ito ang may pinakamatagal na eruption sa kasaysayan. Ang pagyanig nito ay tinatayang umabot ng 8 buwan. Dahil ang Mount Laki ay may mga kaduktong na bulkan. Nagdulot din ito ng tagutom na pumatay sa halos 25% na populasyon ng tao. Bilyon-bilyong tonelada ng lava at mga nakalalasong asido ang ibinuga nito na humantong sa pagkamatay ng 50% populasyon ng hayop at pagkawasak ng mga pananim. At yan na nga mga kaibigan, ang lima sa pinaka mapaminsalang bulkan sa kasaysayan ng ating mundo. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na issue. As always, God bless and goodbye.